Hey, what's up? Mga troops, it's Megan, Kuya Mupit. So ngayon, trending na naman itong video na to na isang bakla na nag-aalboruto sa galit dahil sinuway ng ating mga kapulisan at mga barangay officials na akala niya okay lang magpalabas-labas kasi nga may quarantine pa siya. So panoorin muna natin bago tayo mag-react, no? Uwi kami. Kung saan kami nakatira? Ayan, tingnan niyo yung katapangan niya. Okay, sige na, uwi na tayo. Uy, pinukal ka namin dito. So, ang dami yung pagbuti yung pagbukuha niya kung bakla na ito. Hindi kami nang babastos. Uwi kami. Kaya nga nakatulog kami. Uwi kami kung saan kami nakatira. Halika, mahal. Subukan nila tayong huwakan. Subukan niyo ako hawakan na. Subukan niyo kami hawakan. Halika, mahal. Mahal pagod. Huwag niyo kami hawakan na, please. Malali ka na, uwi na tayo. Ano bang inaanan nila? Subukan niyo na. Ayan, nakikita niyo ha. Hindi kami laseng. Ipapakita ko sa inyo yung live ko kanina ha. 2 hours ago, pagkagising namin. Sige, subukan nyo. Subukan, totoo. Sino may pake? Yes, alam ko po. Kaya nga ako umuwi kung saan ako nakatire. Kaya ako nagpalipas ng oras kung saan ako natulog. Kaya nga, hindi hinahawak. Okay, unang-una, kung nagpalipas ka na pala ng oras, bakit di mo pa din rediretso at kinabukasan ka na lang umuwi? Unang-una, alam mo na nga may curfew tayo, ba't ka magpapalipas ng oras na nag-uuwi ka ng alanganing oras? Diba? Kasi ikaw pa ang matapang pag sinita ka. Kaka niyo ako eh. Nanunula ka sa akin? No! Kita na, kita sa live ha? Yan, kit. Opo, totoo. Yes. Kita nila lahat. Kita nila lahat ha? Hindi. Ba't mapipigilan, sir? Ba't kung mapipigilan? Nasa katwiran po ako, sir. Nasa katwiran daw si Bayot, si Bakla. Anong katwiran mo ang paglabag mo sa kautusan? Batas, republika yan. Okay? Anong katwiran? Eh, nasa alanganing oras ka umuwi. Alas 11 na. Hanggang alas 8. Ang curfew natin simula alas 8 hanggang alas 6 ng umaga. Tatanga-tanga ka talaga eh. Kaya ang daming pasaway sa mundo, ang daming gumagaya sa katulad mo. Saka pa, salot ka sa ginagawa mong yan. Nasa katwiran po ako, hindi po ako laseng. Kaya po ako umuwi. Kasi po. Nakaturo na yung face mask. Yes, sir. Meron po akong face mask. Meron po akong quarantine pass. Meron po. Kaya po umuwi ako kasi kung saan ako nakatira. Okay. Kaya nga eh. Okay. Walang dikit. Sinong dumikit? Oh, kwento mo. Sinong dumikit? Ang maulaan niyo kung sinong dumikit ay mananalo ng 100 to 500 pesos load. Hulaan niyo na guys kung sino yung dumikit. Totoo lang. Nakalive ako. Wala akong pakialam. Oh, yes po. Yes, sir. SBO for Mercedita Latosa. Yes, ma'am. Totoo po. Totoo? Opo. Meron po kay... Ah, wait lang. Nakalive siya. Tapos meron sa kanyang nagko-comment sa live niya na isang police din na binabanggit niya. So, ang binabanggit niyang pangalan, calling kay SPO4 Mercedita Latosa. Kung ano man niyang pinagsasabi mo sa bakla na yan, kung ano man tulong ang ibibigay mo sa bakla na yan, nananawagan po kami sa batas na kapulisan na pati kayo ay patawan ng kaparusahan dahil sa paglabag sa quarantine. Okay, sa kautusan ng Pangulo. Atensya na, kaya po ako umuwi ng gantong oras kasi lasing ako. Malali ka. Uwi na tayo. Unang-una, hindi po excuse yan, okay? Hindi po batas ang mag-a-adjust. Hindi batas ang mag-a-adjust sa'yo.
Okay? Tayo mga mamamayan ang mag-a-adjust dahil pinaghihipitan tayo ng gobyerno dahil sa emergency calamity ang hinaharap ng bansa natin, okay? So kaya naghihigpit tayo, pero yung mga katulad mong pasaway, yung pinapakita mong ugali, yan ang salot sa lipunan, okay? Yes, aminado ako, kaya umuwi ako ng gantong oras kasi lasing ako that time, 2 hours ago. So, sino may kasalanan? Aminado ka pala dahil lasing ka, di ka nakauwi sa'yo. So, uwi ka ng alas 11. Alam mo na ang curfew natin ay magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, gusto mong mag-a-adjust ang kapulisan sa'yo, mag-a-adjust ang batas para lang sa'yo? Yes, hindi po. Pero huwag niyo po akong haharangan kung saan ako nakatira. Ha? Ang maganda niyan, COVID test. Hindi yung nagaharap. Sir, ganto. Sabi ko na may hangover pa to si Bakla eh. Hangover. COVID. Sige, COVID test nyo yan. Bukod sa COVID test, i-drug test nyo na rin yan. I-drug test nyo yung ayop na yan. Tanginan to talaga. So yun ha, kaya po ako pumunta di umuwi ng gantong oras kasi nga po, ilang oras na akong lasing. So nag-stay po ako kung saan po ako nalasing. So kaya gusto ko umuwi. Sana nga po ma'am, nagpaumaga na lang ngayon. Tama po ba sa mga viewers? Sa mga viewers? Yes po. Hello. SPO 4 Mercedes de la Tosa, nandito po. May police po. May police po, yes. Ayan po, police. Yes, yes. So, social distancing, walang hawakan. Alam nyo, i-detect, ayan po, nakalagay po. I-detect nyo kung saan nakatira. I-detect nyo kung saan nakatira. I-locate nyo kung saan nakatira. Okay. Hoy, dahil sa dinamay mo ang polis, yan, magdamay-damay kayo ngayon. Yung sinasabi ng SP or Mercedita Latosa, i-detect yung tirahan kung saan nakatira itong mga sumisita sa iyong kapulisan, itong mga barangay officials natin. Bakit? Mas mataas ba ang SPO po na yan kesa sa salita ng Pangulo? Marunong pa kayo sa Pangulo? SPO po Mercedita Latosa, anong ginagawa mo? Alam mong live yan. Nanonood ka, nagko-comment ka. Yan, dawit ang pangalan mo. Sige, galingan nyo pa. Ako, finish. Malumi na tayo. Umuwi na tayo, lika na. Lika na, so, lika na. Halika na, mahal, huwag mo kong harangan. Umuwi na tayo. Umulit mo, kinakausap ka namin. Ibibigay ko po yung ID ko. Mahal! Tayo mag-aaway. Ibibigay ko po yung ID ko, ah. Alam mo dahil yan, maghihiwalay kayo ng mahal mo. Kasi hindi pa yung mahal mo eh. Alam mo yung ano eh, no? Alam mo yung batas. Alam niyang mali kayo, pero ikaw, gawa na nga over mo dahil lasing ka pa, animal ka. Hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Buti pa yung mahal mo. Yan, pagtapos ang maghihiwalay kayo. Sa kahihiyan. Siyempre, famous na kayo parehas eh. Diba? Hindi po ako sasakay. Bakit po? Hindi po. SPO for Mercedes dito lang to sa... Uwi. Sasakay po ba ako? Hindi. Ito ang ID ko. Saan ako nakatira? Saan ako nakatira? Finish. Ano oras mo? Malalika na, please. Huwag mo ko hawakan, sir. Please. Hinahawakan mo ako, please. No. Please, no. Okay guys, ang makahula kung sino ang humawak sa kanya ay mananalo ng 100 pesos of load. Yan, okay, comment down below. Hinahawakan nyo kami. Social distancing. Huwag nyo kami hawakan. Uwi kami. Kung saan kami nakatira. Hello? Okay. 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 Kasing ba kayo? Hindi kayo sa akin.
Sir, ganito po yan ah. Kaya po kami umuwi. Kaya po kami umuwi ng gantong oras kasi nakainom kami. Nagpalipas kami ng oras kung saan kami na kung saan kami nag-inom. Sino nga ang magka-adjust? Parang gusto mong sabihin na exempted ka sa lahat ng bagay, eh, no? Diba? Hindi ka po pwede po konsintihin ng kapulisan dahil maling gawain yung ginagawa mo. Ano ba gusto mo? Tularan ka namin? Tularan ka na natin makapanood sa'yo? No, okay lang. Umuwi ng halangaling oras. Para saan pa ang curfew? Eh, naku, tama. I-drug test niya yan. I-drug test niya yan. Sure ako dyan. Hindi po. Ayaw po nila ako. Ayaw po nila akong lubayan eh. Ayaw nila akong lubayan. Tanga ka kasi, bastos ka, wala akong disiplina. Yes po, ma'am. Wala akong disiplina. Yes po, hindi po ako sasama. Yes po, yes, nasa tama po. Yes po, thank you. Okay, manawagan tayo kay SPO po, Remercia Dito na to. Sana kumukonsente po sa kagaguhan ng baklang to. Ayan, ang galing. Dumadami talaga sila. Damay-damay kayo ngayon lahat yan. Paano mo sasabihin nga sa tamang katwiran ka, eh, last 11 na umuwi ka pa. Diba? Ang sinasabi nga ng ano, kung saan ka inabutan ng curfew, mag-stay ka doon. Diba? Kung saan ka inabutan ng quarantine curfew na yan. Kahit sa lupang taga Quezon City ka, kung nasa Bulacan ka, mag-stay ka sa Bulacan hanggang sa matapos ang curfew, ng oras ng curfew. Huwag kang bobo, di ka nakikinig ng balita o talagang gusto mong ano, sumuway sa utos ng Pangulo. Okay. SPO4 Mercedita Latosa. Okay. Yan. Pangalandakan mo yung pangalan ng SPO4 mo. Mercedita Latosa. Sana manalot din yan. Nang live ko. Kinig ka sa akin, ha? Okay. Saan po kayo galing? Galing po kaming Guadalupe Nuevo, sir. Galing po kayo Guadalupe Nuevo. Saan po kayo uwi? South Sembo. Andito po yung face mask ko. Sila po ang humawak sa amin, sir. Opo. I-replay ko on live. Okay. Sila po ang humawak sa akin, sir. So, alam mo naman pala na yung social distancing, no? So, nagreklamo ka kasi inawakan ka. Eh, paano kayo nung naglalakad kayo ng jowa mo, ng mahal mo? Naka-social distancing din ba kayo? Diba? Tanga, bobo, baliw, sira ulo. Diba? Gusto mo mapatupad ng social distancing sa hindi paghawak sa'yo? Eh, yung paglalakad nyo magkasama ng diyan, naka-social distancing ba kayo? Visit na to. Ako, pinipigilan ko talaga magmura. Replay ko live. Shut up. Shut up. Kaya nga ako uwi kung saan ako nakatira eh. Hindi ka pwedeng umuwi. Wala din akong pakialam sa'yo kung sino pa. Nandito ako. Pasensya na. Uniforme ako. Okay, pasensya. Mag-face mask ka. Mag-face mask ka. Sapakin na yan. Kapag ginugulpi. Yes po. Kaya po gantong oras. So, ano pong ibig? Apo. Pero meron po kayong social distancing na tinatawag. So, kayo, aware kayo as public servant, aware kayo sa social distancing. Or, hindi po aware yung mga PWD. PSD. Ano daw? Ano daw yung sinabi niya? Ulitin natin. Kasi hindi ko maintindihan. PWD, PNB, dal. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Ulitin natin. Nasaan ba tayo? Ayan. Yeah. Dancing na tinatawag. So, kayo, aware kayo as public servant, aware kayo sa social distancing. Or, hindi po aware yung mga PWD, PSD. Yes. Eh, bakit ganun po sila sa amin? Bakit isa pa, isa pa. Talaga, hindi ko kasi maintindihan eh. Aware kayo sa social distancing. Or, hindi po aware yung mga PWD. PSD.
yes. Effective na po sila sa amin. Alam mo, kung di mo alam yung sinasabi mo, huwag mo na sabihin kasi nagmukha kang tanga. Nagmukha kang lalong walang alam. Di ba? Tatawa ko sa akin. Ang isip tato. Nako, kawawa ka talaga. Trending ka talaga. Bakit ganun po sila sa amin? Tanga. Tanga. Bakit ganun sa'yo? Unang-una, curfew time. 8 PM nagsisimula, pero lumabas ka 11 PM. Ngayon natanongin mo bakit ganun sila sa'yo. Isa lang ha, bakla makinig ka. Ang quarantine pass ay ginagamit lang pag may emergency kang bibilhin sa labas. Hindi gagamitin ang quarantine pass pag gusto mong uminom. Nakaliker ban tayo ngayon, di ba? Bakit ka uminom yan? Pangalawang kaso mo yan. Sa'yo galing yan. Lasing ka. Nakainom ka. Ngayon, ang tanong mo, bakit kanila ginaganyan? Tanga ka, di ba? Dahil sa katangahan mo. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom ng alak at paglabas pagkatapos ng alas 8, alas 11 na. Lasing ka pa, lumabas. Diba? Tanga. Magmaska po. Ayaw pa magmask, no? Hindi, dito po. Oh, yes po, ma'am. Nandito pa, may polis na po dito. Kausap pa rin yung SPO ko na, ano, kilala niya. Magsama kayo ng SPO ko mo. Okay. Meron po. Kasi nakalay po ako. Yes. Okay. Okay. Hindi po. Nakalay po siya. Ba't po papatayin? Nakalay po siya. Sumama ka na. Sige, sasama yan. Sumama ka na. Hindi kita kakatakutan. Hindi rin ako kayo. Hindi. Mas lalo ako. Okay, makinig na. Yes. Sabay ko yung patayin yung live. Okay, sabay. Sabay daw kayo. Sabay yung live ko. Papatayin ko live. Okay, ang masasabi lang natin dyan, bugok ang utak ng baklang to, bastos, walang disiplina sa sarili, walang respeto sa batas na ipinatupad ng ating Pangulo. Gusto ko lang paalala sa'yo na ang sabi ng Pangulo, pag manlaban, shoot them dead. Halos panglalaban na yung ginagawa mo eh. Pasalamat ka, mababait pa rin ang nakaharap mo. Kung iba yan, sabog na yung mukha mo. Akala mo siguro ang ganda-ganda mong bakla. Baka akala mo, wala kang disiplina, wala kang respeto. Makasigaw ka, di ba? Angas-angas ka pa, bugok ka naman. Isa lang ang maganda sa'yo, alam mo ano, napatawa mo ako sa katangahan mo. PWD. Bakit yung PWD kang sinasabi? PWB, ano yung pinagsasabi mo? Sinasabi mo pa nasa katwiran. Anong asan yung katwiran yung paglabag mo nga sa batas? Nasa katwiran ba ang paglabas mo sa batas? Paglabag mo sa batas? Tatanga-tanga ka. Ang dadahilan mo pa dahil lasing ka. So, sino may kasalanan? Sino mag-a-adjust sa'yo? Ang batas mag-a-adjust sa'yo, eh, di wow. Walang exemption sa batas, mas lalong hindi ikaw. Sino ka ba? Ano mo nang naiambag mo sa Pilipinas? Di ba? Wala. Kabaklaan lang. Sorry po sa ibang LGBTQ community. Hindi ko po kayo nilalahat. Ito lang po ang sinasabi ko. Ito pong nasa video ko. Pasensya na kung baka mamaya nasasaktan ko sa sinasabi ko. Pero totoo po yun. Para po sa taong ito lang ang sinasabi ko. Okay?
And sana walang maapektuhan sa inyo. Ang sinasabi ko ay para lang dito sa bakla na to. So, yun lang. Ang sasabi ko, yung katangahan niya. Ngayon, famous ka na. Kayong dalawa ng mahal mo. Sana magmahalan pa kayo lalo. So, yun lang. Thank you.